Father, we thank you, Lord God, for your continuous presence in the midst of your people. Lord, we just commit everything unto your hand, Lord God, even for thyself, for myself, Lord, Lord God, just continue to use me for your, as your mouthpiece, Lord God, and continue to cover me by your precious blood. Let me increase and you will increase, Lord, and let your people, Lord God, be blessed as we study your words. Thank you, Holy Spirit, just continue to remain in the midst of us and be the one to direct us in everything we do. In Jesus' name. Amen. Let's all be seated. Hallelujah. Let's open our Bibles in the book of 2 Timothy, chapter 2. Let's learn. Second Timothy chapter 2 verses 1 to 7. Ang title po nito is to be strong in the grace of Christ. No? Every believer, we should be strong in the grace of Christ. And especially that we are living in a very wicked world. And the world is getting wicked and wicked. That's why we need Christ, no? In every day of our life. Our strength comes from the Lord, so that we can be able to face whatever trials, whatever testing in life, no? Whatever Goliath that comes on our way, we can be able to face it, because Jesus is with us. He is our strength. He is our everything in this life. Hallelujah. As Apostle Paul is encouraging his Timothy, no, let us also be encouraged, no, by the words na through this great man of God, Apostle Paul. No? Sabi niya dito, so then my son, so Timothy is the spiritual son of Apostle Paul. So then, my son, be strong in the grace that is in Christ Jesus. Because Christ has everything for us. Amen? Our strength, it comes from the Lord, not from ourselves. Whatever, kahit ikaw na ang pinaka-strong, no, like Samson, no, matatalo ka pa rin kung mawawala si Kristo sa buhay mo. No? Ay, dahil si Samson ay natalo rin ni Delilah. No? So, the same thing with us, people of God. Matatalo tayo pag mawawala si Kristo sa buhay natin. Amen? So, in every situation, in every circumstances, no, we can be able to be strong to face our enemies, because Jesus is in us. The battle is the Lord, not ours. Amen? Our strength is from the Lord. In verse 2, and things you have heard me say in the presence of many witnesses, entrust to reliable people who will also be qualified to teach others. So, iniano dito na, be a teacher. No? Lahat tayo na Kristiyano, let us become a teacher to teach the people who does not know Jesus Christ. Let us teach about the gospel. Amen? Kahit sa employment mo, kahit saan ka pupunta, you teach the word of God to them, especially those people who do not know the word of God, who do not know Jesus Christ as the only Savior, as the only hope of this life. Amen? So be a teacher. Sabi niya, dito, and let us teach others also. Ano man ang binigay ng Panginoon sa iyo, no? Just like for example, God has given you a gift, you also teach others. Amen? So that when the time will come na aalis ka, at least meron kang na disciple. No? Let us learn how to disciple other people, other Christians. Just like us here in Hong Kong, no? Maraming nadi-disciple, tapos bigla na lang na uwi sa Pilipinas, no? For good,
no? Nag-i-disciple, bigla na lang na hindi mo alam, papunta na pala doon sa Poland. Pupunta sa Morocco. Pupunta sa saan man siya pupunta. Kaya disciple is very important. No? Kung ano ang gift mo, mag-disciple ka para kung mawawala ka na, at least meron kang kapalit. Amen? So that the work of God will continue. Amen? So that's the encouragement of Apostle Paul to Timothy. Sabi niya, and the things you have heard me say in the presence of many witnesses, entrust to reliable men who will also be qualified to teach others. Kaya in choosing leaders, hindi basta-basta na, ikaw dahil binibigyan mo ako ng love offering, halika, magiging leader ka sa ganito, sa ano natin, magiging worship leader ka dahil marunong kang umawit, kahit maganda ang boses kong every practice naman ay wala, no? Kahit maganda ang boses kung pinipilit siya na umawit, no? Kung pipilitin mo, sakalang pupunta, no? Kung kahit very good quality siya, kung napipilitan naman, o kaya hindi naman na nagsasubmit, no? So, reliable man. You need to choose and entrust things to reliable men who will also be qualified to teach others. Amen? Kaya kayong mga sumasayaw, mag-disciple kayo. Dahil kung mawawala na kayo, pupunta kayo ng Macau, pupunta na mag-forgood kayo, sino ang sasayaw kung wala kayong na-disciple? Diba? Yung mga instrumentalists, no? Huwag mong hintayin na umuwi ka na bukas at kasasabihin, sinong papalit sa akin kasi mag-forgood na ako. That's why I always encouraging you to disciple as many as you can. Kung sino ang may gusto, no, at interesado, at may time to do it. Amen? Kasi kahit interesado pa mo, kung wala ka namang time, no? Kahit naman magaling ka kung hindi ka naman interesado, nag-gumawa. No? Inaayawan na maraming nag-aayaw sa mga hidden ministry. No? Ang gusto nila yung nakikita. No? Ang gusto nila, tumatayo lang sa pulpito para nakakamera palagi ang mukha. No? Be careful of our motive. No? Let us not be disqualified in the kingdom of God just because of wrong motive. No? So reliable men who will also be qualified to teach others. No? Verse 3, join with me in suffering, sabi ni Apostle Pablo. Maki-join kayo sa aking suffering. Alam natin ang mga suffering that the Apostle Paul had suffered. No? Marami siyang dinadaanan sufferings sa kanyang paninilbi, sa kanyang pag-preach for the gospel of Jesus Christ, for the salvation of men. Marami siyang na experience na suffering, different kinds of suffering, no? Kaya sabi niya, join with me in suffering, no? Hello Christians, people of God, followers of the Lord Jesus Christ, suffering is our partnership in our walk with the Lord. Amen? Walang Kristiyano na nakaupo lang dyan, na naghihintay ng nagbabagsak mula sa langit. No? I have a brother na parang hindi, wala kasenso sa buhay. Sabi yung isang brother ko, ay, dayta, agur-uray lang titig na gilangit. Kahit mga Kristiyano, maraming naghihintay lang ng blessings. Kung
church, nawawala na sila. Pag blessings na ang nare-receive ng church, nandyan sila. Pag problema, nawawala. No? Sabi ni Apostle Paul, joy will be in suffering, in sickness and in health, till death do us part. No? Sabi mo sa asawa mo, nung ikinasal ka. So the same thing with us, nung ikinasal tayo kay Kristo, we had accepted Him as our Lord and Savior, as our bridegroom, till death do us part. No? Kahit maraming trials and testing na nahabang nandito pa tayo sa mundong ito, let us not run away in times of trial and testing. Let us face and make a solution of it. Amen? Para hindi tayo ma-disqualify. Sabi nga ni Apostle Pablo, join me in suffering like a good soldier. So, ikinumpara niya, no? Ang isang Kristiyano, isang believer, isang follower of the Lord Jesus Christ, to be a good soldier. Ano ba ang soldier? No? Fighters. Yeah, that's right. Soldiers should be fighters. No? Because the battle is the Lord. Amen? Kaya nga si small David, he fights Goliath and killed Goliath because the Lord is with him. So Christians, Jesus is in us. Greater is He that is in us than he that is in this world. Amen? So kaya whatever trials and testing, praise the Lord, let us face and let God be the duke who will do the battle for us. Hallelujah. A soldier, sabi niya dito, ano ang qualification ng isang soldado, a good soldier? Like a soldier of Christ Jesus, sabi niya, join with me in suffering like a good soldier of Christ Jesus. No, in verse 4, no one serving as a soldier gets entangled in civilian affairs. So kung sundalo ka ng Panginoon, wala ka sanang panahon sa na nakikiayon sa mga ginagawa ng mundo. Amen? Walang no civilian affairs, sabi niya. No? But rather tries to please His commanding officer. Sino ang commanding officer natin? Jesus is our commander-in-chief. No? And we want to please Him. How do we please Him? Then we need to abide with Him. We need to do His will. Amen? Because only He who does the will of the Father that pleases Jesus. Only He who does the will of the Father will enter the kingdom of God. No? That's how we please our commander-in-chief. No? We need to abide with Him. We need to do His command. Whatever His command. If we say, you go to Morocco, then go. Sinong may gusto nang pupunta ng Morocco? Ayaw nyo kasi nakikita nyo sila sa Facebook. No? Pagsasabihin, sino ang gustong pupunta ng Canada? Oh, halos lahat. Because Canada is flowing, is a nation, that is the country flowing with milk and honey. No? Maraming maganda ang buhay sa Canada. Accordingly, kasi hindi pa ako napunta. Pero accordingly, maganda na ang buhay sa Canada. No? Pero kung pupunta ka rin na magpungyan, dito ka na lang sa Hong Kong. Mas madali, mas maganda. No? Kasi madali kang umuwi, no? At any time, at a small cost of money. No? If Canada, they need to stay for how many months in order to pay tickets. No? Kasi marami silang inaano doon. Pero kung residente,
okay, punta ka doon mag-presidente mo para you will live with the Canadian people with milk and honey. Okay? So no one serving as a soldier gets entangled in civilian affairs. Huwag tayong makiayon sa mga tao dito sa mundo. Alam na natin kung ano ang ginagawa ng mga tao dito sa mundo. Yung mga hindi nakakapilala kay Kristo, saan sila pumupunta pag holiday nila? Doon lang to enjoy the pleasures of this world. No? Pumunta sila doon sa park, pumunta sila doon sa beach hanggat malunod sila, mamatay. No? Pupunta sila doon kung saan-saan, ma-accidente sila at dead na. No? Maraming ganyan, di ba? Kaya if you want the safest place, stay in the presence of the Lord. Go where the presence of the Lord is. Amen? Do not entangle in civilian affairs, sabi niya dito. But rather tries to please his commanding officer. No? Jesus is our commanding officer, our chief commanding officer. Similarly, anyone who competes as an athlete, so another na kinumpara ng Apostle Paul, a believer should be like an athlete. Ano ang ginagawa ng athlete? Does not receive the victor's crown. In verse 5, similarly, anyone who competes as an athlete does not receive the victor's crown except by competing according to the rules. Okay, so there is a rule. No? If you go with the track and field competition, like for example, there is a rule for joining the competition. Amen? Or track and field, kaya mga watching the competition of track and field years ago, decades ago, in BSU playground. No? Meron silang designated uniform. No? Naka-short sila. Ang shoes nila, yung track and field, pang-running. Hindi yung pang-dancing. Hindi yung pansundaro na kumbak shoes. No? Meron silang specific na shoes. Meron silang specific na uniform. No? So the same thing with Christian. No? If you are a child of God, then you need to dress yourself as a child of God. Amen? Meron tayong instruction doon sa Book of Deuteronomy, dress modestly. No? Mga anak ng Diyos, we need to dress modestly. Amen? Kailangan hindi makita yung dapat na hindi nakikita para hindi magkasala ang kumikita. Nakakakita. Para hindi magkakasala ang nakakakita sa atin. Amen? We should dress modestly. No? Para tayo ay hindi magkasala. At hindi magkakasala ang iba just because of our dresses. No? Okay? So, that's how, there is a role. Sabi niya dito, anyone, where is that verse? Sabi niya, in verse 5, similarly, anyone who competes as an athlete does not receive the victor's crown except by competing according to the rules. As a Christian, we have a rules to follow. No? Maraming dunat. No? Kaya nga dito sa free believers, maraming hindi persevere to stay, to remain in this church because maraming do not.
kaya ang donut. No? Sa Pilipinas, masarap ang luto nila sa donut. Kaya pag mag-holiday ako, kumakain na ko ng donut. No? Dahil masarap. No? Ang mga, di ba, mas masarap ang magkasala kaysa mag-obey. No? Mas madali. Madali lang. Mas madali ang magkakasala kaysa mag-obey. No? So there is a rule in our salvation. There is a rule also to follow in order that we can be able to enter into the kingdom of God. Amen? So, we need, as Christian, must follow the rules and regulation. No? Just like an athlete who competes according to the rules. No? Kaya kung hindi nag-obey sa rules, hindi umaayon sa rules and regulation, that runner or athlete will be disqualified. Amen? So, gaya rin natin mga Kristiyano, mga believers in Christ, mga anak ng Diyos, no? There is a rule to follow so that we can be able to be assured of our salvation. Amen? No? We need to hear the word of God. Oh, that is number one. No? We need to hear the word of God because hearing, it is by hearing and hearing, faith comes. No? We need to turn away from our sins and go to God. No? Repentance. We need to repent of all our sins. No? And then, we need to have faith in Jesus. No? That's how we acquire our salvation. Those are needed to have assurance in our salvation. No? We need to have faith because without faith, no one can see God. No? Baptism is also necessary in our salvation. No? Meron akong sister-in-law, sabi niya, hindi raw, kasi sa church na pinupuntahan niya, hindi sila nag-water baptize. Sabi ko, bakit walang water baptism sa inyo? Eh, nandyan man naman sa Bible. Sabi ko, ganun. Kaya sabi niya, hindi naman daw si, ano yan? Kasi sabi ng pastor namin, hindi importante. Dahil yung importante yung puso. Yung puso at saka yung salita ng Panginoon na isasagawa, which is very true. Amen? Pero, there is also water baptism that is written in the Bible, no? And we have learned there are three kinds of baptism, no? In the DTC, you have learned the three kinds of baptism. Water baptism for repentance, Spirit. No? Holy Spirit baptism, to have power, no? Against our enemies. No, without the Holy Spirit of God, you cannot face the enemy. Amen? That's why we need to be filled with the Holy Spirit of God so that we can be able to stand against our enemies. No? And then, baptism with fire. No? Para whatever trials and testing, you can be able to stand and say, Hallelujah anyhow. Amen? We need these three kinds of baptism, no? And then we need to persevere. So perseverance is needed, no? As an athlete, we need to persevere, no? As just like an athlete, they need to persevere, no? Kaya nga bago sila mapunta sa final round, I needed to exercise, no? Nagpo-persevere sila to exercise many times, no? Nag-iinsayo. Oh. Kaya ni Pacquiao, di ba? Before na pupunta sa labanan, finally, ay nag-iinsayo.
sa boxing. Boxing pala. Nag-iinsayo siya, pupunta pa ng Bagyo. No? Meron siyang mentor no? Sa pag-insayo niya. So the same thing with us. Kaya nga si Timothy, mayroon siyang mentor. No? Na magtuturo, ganito ang gawin mo, Timothy. Para ikaw ay ibibless ni Lord habang naninilbi ka. Ikaw ay makatapos ng yung paninilbi so that you can be able to enter heaven. No? Ito ang mapa na dapat mong ilocate. No? Ang salita ng Panginoon, ito ang mapa natin papunta ng kalangitan. No? We are in the race, actually. And if we want to reach the final destiny, we need to what? We need to mag-iinsayo habang nandito pa tayo sa mundo. No? Mag-iinsayo tayo. We need to exercise the Word of God. We need to act upon the Word of God na pinapakinggan natin. No? Kung with regards to the Word of God, marami na tayong napakinggan. Ang problema, isinasawgawa ba natin ang lahat ng pinapakinggan natin? No? That's the problem. We keep on hearing and hearing and hearing, but we do not act upon what we are hearing. No? Kaya nga sabi ng ni Jesus Christ, only He who does the will, only He who act upon the will of God will enter His kingdom, the kingdom of heaven. Amen? So let us run in the race as an athlete according to the rules. Amen? Na itong Biblia, nakasulat lahat ng rules and regulation of being a Christian, being a child of God, being a follower of Jesus Christ. No? So, let us persevere. No? That because the Bible says, only he who persevere to the end will be saved. So, as Christian, we need to exercise perseverance. Ito ang hindi maraming Kristiyano na ayaw nilang mag-persevere sa kanilang pananampalataya kaya ngayon nawala na sila. No? They did not persevere, no? Sa yung kagustuhan ng Panginoon sa buhay nila, no? They want to do their own things, no? Not in accordance to the rules as a believer in Christ. They want to drive their own life. No? In verse 6, the hard-working farmer, Apostle Paul, ihinintulat na niya ang isang Kristiyano as not only a soldier, an athlete, a farmer. No? You know, ang farmer, no? I'm a daughter of a farmer. Kaya pagtapos na ang planting rice is never fun, no? You need to wait for how many months in order to reap the harvest, no? At habang hinihintay mo, you need to be patient, no? Na kailangan na titignan mo yung itinanim mo kung kinain ba ng snake, no? Kinain ba ng kalabaw? Unan doon ba? No? You need to alagaan until it will be harvested. Amen? Ganyan ang magiging farmer, no? Kailangan doon sa we need to be patient. No? Sabi niya dito, a hardworking farmer should be the first to receive a share of the crops. No?
In James chapter 5 verse 7, sabi niya dyan, be patient then, brothers and sisters. We have one brother and many sisters. Be patient, sabi niya, until the Lord's coming. No, just like a farmer who is so patient until he will reap what he had planted. No, the harvest that he had planted. He will reap the harvest that he had planted. The same thing with Christians. We need to be patiently waiting for the coming of the King. Amen. Just like those 10 virgins, no? As they are waiting for the coming of the bridegroom, ay maraming hindi nakapaghintay, natulog sila. No? At ano ang nangyari sa natulog? Ay hindi sila nakaprepare. Natulog silang lahat. Pero yung 5 ay na they are prepared. You know, kung gaya ng pag-uwi mo sa Pilipinas, di ba? Kung uwi ka bukas, you need to prepare everything tonight. So that when you sleep, at medyo nabangungot ka ba safe, yan, but nalagaw ka, at least you just get your packs, and all my bags are packed, I'm ready to go. No? Because your baggage are ready to go to the airport. Pero kung nagising ka tapos, hanapin mo ba saan yung passport mo, saan yung, nasaan ang mga hinahanap mo, ay wala, nahuli ka na sa biyahe. No? So the same thing in waiting for the Lord's coming. No? Sabi niya, be patient then, brothers and sisters, until the Lord's coming. No? Sabi niya, see how the farmer waits for the land to yield its valuable crop, patiently waiting for the... for the autumn and the spring rain. Be patient then, brothers, until the Lord's coming. See how the farmer waits for the land to yield its valuable crop, and how patient he is for the autumn and the spring rain. So let's be patient, no? As farmer of the Lord, no? Sige lang trabaho ng trabaho, no? Ano man ang binigay ng Panginoon na trabaho mo, because we have given different kinds of functions in the kingdom of God, to build the kingdom of God. Kung ano man ang function mo, ay gawin mo until Jesus comes. No, in this church, we have 5-fold ministries. We have ushering ministry, no? Yung mga smiling smiling ka ba, usher? Na gatekeeper, no? Kaya kung ikaw ay wala ka pang ministry at mayroon kang smiling face, nababagay ka doon sa gate. Magiging gatekeeper ka. Para everyone who will come will be blessed, will enter, will be blessed. Amen. Kung ikaw naman ay maganda ang busis mo at meron kang time na makipag-practice at marami kang dalag sa music, there is music ministry. Doon ka sa music ministry na babagay. Amen. At kung ikaw naman ay ang passion mo is to pray for this world, no? To pray for those people outside para God will bring them to His kingdom. Merong prayer ministry. Amen? Ikaw ay mahilig, you are good in praying to the Lord, no? Last Saturday, bago ako umalis dito, ay mayroong talagang umiiyak sa Panginoon, Lord have mercy! No? Ganyan sana ang pagtawag natin sa Panginoong Diyos, hindi yung, Lord, help me! I need to go out, save me! Parang commander officer ka, ikaw na ang commander, ikaw na pas,
ito pa na, ito na pa, anak. Kung nandiyo yung Ilocano, sika na ni Cristo, sika ba yun ni Apo? Nagakuman! No? We are not commanding officer. No? If we cry to the Lord, let us humble ourselves, Lord of mercy. Hindi yung parang ang nagpukuman. Lord, kailangan ito. Kailangan kong pupunta dyan. Lord, give me visa. Hindi tayo commander. No? Okay, so, these are the things na inintulat ng ni Apostle Pablo to Timothy. No? So, not only Timothy, for everyone who are following Jesus Christ. No? Para tayong isang teacher, no? To teach the word of God. Mag-disciple tayo. No? And para tayong isang soldiers, no? Na always be willing, no? To go for battle, no? We need to endure, no? The anuman ang sitwasyon, no? As a soldier needs endurance. So as a soldier of God, we need also to endure. We need to persevere. We need to be disciplined, no? Because hindi tayo umaayon sa mundong ito, no? We need to devote ourselves to please our commander-in-chief, Jesus Christ, no? And we need to obey, no? The rules and regulations. And the same thing with athletes and a farmer, no? So lahat po tayo, ito ay inintulak na Apostle Pablo na every believer in Christ, every follower of the Lord Jesus Christ, we need all these things, no? We need to exercise to be a soldier of God, to be an athlete, no? Who is perseverance, no? Pero it's so being an athlete, no? We need to compete with the rules and regulations, no? We need to follow the rules and regulations, no? Nandito ang salita ng Panginoon na mapa natin, no? As a believer of Christ, as a Christian, no? We need to live by the word of God na itinuturo sa atin. Amen, na pinapakinggan natin every Sunday, every day na nakikinig tayo sa online preaching, no? Let us, and a farmer who is so patiently waiting, no? Like post, standing like a post waiting for the boss. So, let's continue to endure, let's continue to persevere, let's continue to wait patiently while we are still in this land of mercy. Amen? While there is still mercy, let us conduct ourselves worthy for the Lord's glory. Amen? Let us be wise, sabi ng Biblia, let us be wise. No? As soldiers of God, as athletes of God, as a farmer of God. No? Kailangan natin ang we need to persevere until the end of time. Na darating ang Panginoon. Kung hindi natin mahintay ang pagdating ng Panginoon at maunat na ang dalawang paa, at least nakakasigurado tayo na pupunta sa kalangitan. Amen? Oh, tapos na ang mensahe kasi mag-initisi na kayo. So, isang last verse na lang. Doon sa 1 Corinthians. Ito ang paborito kong 1 Corinthians chapter 15. 1 Corinthians chapter 15:58. Sabi niya dito, I therefore conclude, wherefore my dear brothers, stand firm.
let us stand firm, whatever situation, whatever circumstances that comes on our way, let us stand firm in the Lord Jesus, in our faith in the Lord Jesus Christ. No? Huwag tayong padadala sa mundo na ito na magulo. No? Let nothing move you. No? Ano man ang pinapakita ng demonyo, ano man ang binubulong ng demonyo, no? Let nothing move you. Huwag tayong padadala sa mga bulong-bulong. Huwag tayong padadala sa mga nakikita natin that will discourage our faith. Huwag tayong padadala sa mga pinapakinggan natin at sa nangyayari sa mundong ito. Amen? Dahil ang mundong ito ay there will come a time na mawawala itong mundo because this world is only temporary na nandyan yan. Yan, no? But for us Christians na we are still on the race. In the race. We are still in the race. No? Going to our final destiny. No? Ang gagawin lang natin is let us let us be wise, no? As children of God, as people of God, no? Let nothing move you. Always give yourselves fully to the work of the Lord, no? Ang gagawin natin para hindi tayo mag-tempt kasi kung minsan tayo ang pumunta sa kung nasaan ang temptation and nag-yield tayo sa temptation, no? Kung alam na natin na temptation, huwag na tayong tumuloy. Amen? Especially if we are weak in our faith, no? Kung nadi-discourage tayo dahil pinagalitan ka ni amo, pinagalitan ka ni leader, pinagalitan ka ni pastor, na-discourage ka na, huwag kang pupunta sa beach o sa park, makakahanap ka ng padiliman doon. Stay in the presence of the Lord. Amen? Gagawa ka ng trabaho ng Panginoon. No? Kung wala ka nang gagawin, punta ka sa kusina. Maraming magagawa doon. Amen? Ayaw nyo na yata sa kusina. Bihira lang ang may gusto. No? Kung wala kayong ginagawa, umupo lang kayo dyan, punta kayo sa kusina. At mag-inaw kayo ng plato. Do it for the Lord. Amen? Marami dyan na nangangailangan ng tulong sa labas. No? So let nothing move you. Always give yourselves fully to the work of the Lord. Oh, prayer is work of the Lord. Wala kang ginagawa at nakita mo si sister na ay, iba ang tono ng boses nito. Lord, I pray for this sister. Manalangin! Manalangin ka! Kung meron kang nakitang nabibigatan na someone who just come, no? At hindi mo parang nabibigatan, parang pinagtaklubat ng langit at lupa ang mukha. Hindi may spilling, no? Pumunta ka, sister, tapikin mo siya. Kahit sa pagtapik mo lang, may encourage. Amen? So that is the work of the Lord. No? Para hindi tayo mag-tempt, let us do the work of the Lord. No? Why am I bakit? Because you know that your labor, anuman ang ginawa mo, tumapik ka sa namamatay at nabuhay. Naghugas ka ng pinggan na nakalimutan nila kung sinong kumain. That is the work of the Lord. No? Your labor in the Lord is not in vain. So everything we do, let us do it for the work of the Lord. Let us do it for the Lord. Amen? Para may reward. Pero kung gagawin mo, kahit gawin mo lahat, kung mot-mot ka naman ng mot-mot, murmur dyan, murmur dito, question mark dyan, question dito, ay wala. Ikaw lang ang mawawala sa mundong ito. No? Nakawawa. No? So, let's continue to
stand firm. Let nothing move you. Sabi niya, always give yourselves fully to the work of the Lord, because you know that your labor in the Lord is not in vain. Hallelujah. Praise God. Let's pray. Father, we thank you, Lord God, for reminding us again, O Lord, for us, O Lord God, as your people, O Lord God, to be a good soldier, to be a good athlete, O Lord God, to be a good farmer, O Lord, who patiently waiting for your coming, O Lord God. Lord, we acknowledge, O Lord God, that many times, O Lord, we fail to do your will, O Lord God. Many times, O Lord God, we commit sin, O Lord, in our heart, in our eyes, in our mind, O Lord God. But thank you, Lord, for you are always there upholding us, O Lord God. And you did not allow us, O Lord God, to be kicked by the enemy, O Lord. But you are always there to uphold us and to strengthen us, O Lord, to face whatever trials and testing that comes our way. Salamat po, Panginoon, dahil ikaw lamang ang kailangan namin. You are the only hope, O Lord God, in this life that we are living in. Thank you for keep reminding us of your words, O Lord God, so that we can be able to apply it, O Lord, in every day of our lives. Salamat po, Panginoon, for the power of your word. Lord, just continue, O Lord God, to help us in every day of our lives. Through your words, O Lord, that we keep, or that we always hear and hear and hear. Help us to just, not just hearing, O Lord, but to act upon it, O Lord God. Salamat po, Panginoon, in Jesus' name. Amen. Amen.